Sa isang payag, ibinunyag ni Atty. Panelio ang lumalalang isyu hinggil sa pagta-travel ng Pangulo. Ayon sa kanya, umabot na nga sa 1.4 billion ang nagastos ng Pangulo sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang bansa. Dagdag pa niya, 24 na bansa na raw ang binisita ng Pangulo at may mga nakatakda pang lakad sa mga susunod na araw. Pinunto ni Atty. Panelio, ang napakalaking halaga na ito ay maaaring gamitin sa mga proyektong makakatulong sa bawat Pilipino. Sa panig naman ng ilang kritiko, tinututulan nila ang patuloy na gasusin ng Pangulo sa mga pagta-travel. Ayon sa kanila, mas nararapat sanang bigyang pansin ng Pangulo ang mga suliranin ng bansa kaysa sa patuloy na paglilibot sa iba't ibang bansa. Pinunahan rin nila ang na hindi nararapat na ang perang ibinibayad ng mga Pilipino ay napupunta lamang sa pansariling interes ng Pangulo. Sa kabubuhayan, nabubuhay ang usaping hinggil sa paglalakbay ng Pangulo patungo sa iba't ibang bansa sa gitna ng mga pag-aalinlangan at kritisismo na nanatiling hamon ng pagtutok sa mga pambansang isyu na maaaring makatulong sa pagunlad ng bawat mamamayan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Inilabas na po ni Atty. Panelio. 24 na biyahe na siya mula nung siya inaupo at meron na naman siyang panibago pang 25. At sinasabi ko rito sa Charyo, tumaas na po yung gastos ng Office of the President sa kanyang pagbabiyahe. Ano ba sinasabi rito? Under the 2024 national budget, Marcos Jr. Theroux received 1.408 billion to cover his domestic and international travels. So, ganun po kalaki ang ginagastos ni Presidente Marcos Jr. So, doon naman sa 2024 General Appropriations Act, makikita raw na nagkaroon ng 58% increase at marami siyang sinasama. Ang napansin nga natin, doon na naman sa dyaryo, ito si Martin Romualdez talaga, medyo may kakapalan din naman ang Speaker Martin, talagang dapat punahin ka naman talaga. Wala ka na talagang ginawa. Kundi lahat ng lakad ni Presidente, isama ko sa 24 times yung lumipad. 24 times ka rin nakasama. Grabe, no? Kapal talaga ng mukha. Tambaluslos, grabe ka. Ikaw na, tambaluslos, kapal talaga ng mukha. O sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan, beke na men, mga kaibigan, no? Libre po magtuslok, guys, promise. Libre po magtuslok, libre po mag-subscribe, at libre din mag-share ng video. Kaya ano pang inintan nyo, tuslokin nyo na, mga kaibigan. Maraming salamat. Ito na po ang buong video, guys, ni Atty. Panelio. Mamasyal. Nakarating yata kay Presidente Marcos Jr. Sinagot niya kasi tinanong siya ng mga reporters. Nasa Germany ho siya. Germany at Czechoslovakia. Anong masasabi niya? Si Presidente Marcos Jr. apparently may nagkwento din sa kanya. Sinagot niya. Nasabi niya, anong pasyal? Doon na akong ginagawang pasyal kayo. Kasama ko kayo dito. Ito yung schedule ko. Ha? Wala. Puro official ano ito. Lakad, hindi tayo namamasyal. Yung mga lugar nga na mga dati ko nang napunta, no, hindi ko makapuntahan. Pagkatapos, mayroon pang sumunod na talong sa kanya. Ano naman masasabi niyo sa ibang komentaryo niya? Ang sagot niya, problema sa kanya. Ito naman si PRRD, ito si Mayor Dicom. Pa iba-iba ang sinasabi. Hindi niya lang tuloy mao naman kung ano talaga. So, he cannot make sense of it. So, titingnan niya ba? Alam po ninyo. Yan kasi ang magiging problema sa mga public officials. Pati na sa mga merong mga programa na nagbibigay sila ng katugunan sa mga tanong na nagtatanong sa kanila nang hindi muna inaalam yung kabuuhan ng mga pahayag na siyang subject ng tanong. Or kung ano, under what context sinabi yun. Kasi pag yun po'y narinig nyo lang, nabanggit lang sa inyo,
at tinanong kayo tungkol doon at magkukomentaryo kayo, magre-remarks o sasagot, magkakaproblema talaga kayo, magkakamali kayo kasi nga, hindi nyo talaga alam. Kaya ako po napaka-ingat ko dyan. Bago ko magkomentaryo sa isang bagay, kailangan sinisiguro ko muna talaga sinabi ba yan. Paano ba sinabi yun? Titignan ko ngayon yung original na payag kung may statement. Babasahin natin yung statement. Kung ito naman ay sa balita, papakinggan ko yung balita. Kung ito naman ay sinabi, halimbawa ni Presidente Duterte, hahanapin ko mismo si Presidente Duterte, tatanungin ko. O kung sino man ang nagsabi niya. Kailangan kasi malalaman nyo yung aktual na sinabi at saka ano ba ang kalakaran in relation to what, under what, in under what context. Para hindi magkamali. Kagaya nito, yung sagot ni Presidente, anong problema siya? Ang reaction niya doon parang, teka muna, parang ang dating sa kanya, yung mga lakad niya sa abroad, pamamasyal, lakwat siya, in other words, hindi yung opisyal. At meron siyang mga mahalagang bagay na dapat na isagawa habang siya'y nasa abroad. Hindi yung ganon ang pagkasabi ni dating Presidente Duterte. Nabanggit niya lang yung katagang pasyal kasi yun ang nagiging common, ordinaryong mga marinig mo sa mga kritiko ng Presidente Marcos Jr. na palaging umaalis sa bansa. At yung kanya mga kritiko, sila niya puro pasyal, yung daming problema rito sa ating bayan. Yun ang common na criticism mo kasi sunod-sunod at nakaka-24 na biyahe na siya mula nung siya'y naupo. At meron na naman siyang panibago, pang 25. At sinasabi ko rito sa dyaryo, itong hawak kong dyaryo, Daily Tribune, tumaas na ko yung gastos ng Office of the President sa kanyang pagbabiyahe. Ano ba sinasabi rito? Under the 2024 national budget, Marcos Jr. drew received $1.408 billion to cover his domestic and international travels. So, ganun po kalaki ang ginagastos ni Presidente Marcos Jr. sa ngayon dito sa kinalap na material ng Daily Tribune. At noong 2022 daw, ang Office of the President surpassed its allotted budget of $340 million. Yung daw budget ng Office of the President ay 314 million pesos para sa 2022. Pero ito raw ay lumampas sa halip na 340 naging 398 billion in travel. Doon naman sa 2024 General Appropriations Act ay makikita raw na nagkaroon ng 58% increase. Kung ikukumpara mo daw doon sa 893.57 billion pesos para sa current year. Ano pa sinasabi rito? In 2023, he traveled 11 times in different countries. Saan ba siya nag-travel noong 2023? Beijing, Davos, Switzerland, dalawang beses sa Tokyo, Japan, Washington, D.C., United Kingdom, Libuan, Bao, Indonesia, Kuala Lumpur, Malaysia, Jakarta, Indonesia, Singapore, Riyadh, Saudi Arabia, San Francisco, Los Angeles, at sa Honolulu. So ang pinupunto ng mga nagtikritisan, bakit naman madalas ang biyari? At marami siyang sinasama. Ang napansin nga natin, doon na naman sa dyaryo, ito si Martin Romualdez talaga, medyo may kakapalan din naman ang sorry ha, Speaker Martin, talagang dapat punahin ka naman talaga. Wala ka na talagang ginawa. Kundi lahat ng lakad ni Presidente, sama ko sa 24 times yung lumipad. 24 times ka rin nakasama. Speaker ka pa naman. Hindi po ba? Dapat nandito ka lang sa bansa. At ang daming trabaho dyan sa Kongreso. Kakagulo nga kayo eh. Sama ka nang sama. Gusto mo palagi ka nasa tabi. Pag naglalarawan, kasama ka din. Yun naman mga
sinundan mong mga speaker, hindi naman sumasama. Bihira ang bihira. Ikaw talaga lahat ng biyahe. Talagang gusto mo palagi nakikita yung mukha mo sa dyaryo at sa telebisyon. Kaya tuloy, kahit na natanggi mo na ayaw mong maging presidente o maging prime minister, eh, nagiging kungkag, it's an empty denial. Talagang klaro-klaro. Ngayon, punta na natin yung reaksyon ng Pangulong Marcos Jr. kay Presidente Dihong. Kung si Presidente Marcos Jr., tinignan niya kung saan ang galing yung salitang namamasyal. At saka ano ba talaga ang sinabi ni Presidente Duterte sa kanyang pag-iipag-usap sa mga bloggers at sa Liwasang Bonifacio. Makikita niya na hindi kinokontra ni Presidente Duterte. At sinabi niya na yan eh, bahagi ng tungkulin niyan. At kahit na nga kapansin-pansin ang sunod-sunod na biyahe ng Pangulong Marcos Jr., at sabi niya, let's give him the benefit of the doubt na kaya siya nagpupunta roon ay sapagkat kailangan niyang ibenta ang Pilipinas, kailangan siya kumuha ng mga investors. Yun ang kanyang sinabi. Kasi alam naman po ni Presidente Duterte yan. Na nung siya yung Presidente, kahit na ayaw niya lumipad, talagang kinukulit siya. Hindi siya, kung umaten kayo niya, importante yan, kailangan kayo dyan. Umaten siya. Ang kaibahan nga lang, dahil ayaw niya na mapupulaan siya pagdating sa mga biyahe-biyahe, pinagsasabay-sabay niya yung pagbibisita niya sa iba't ibang bansa. Kuminsan tatlong bansa, isang puntahan niya. Kaya nakakaminos ang kanyang gastos. Pero ako, gaya ng matagal na natin rin sinasabi, pinagtatanggol natin ang pagbabiyahe ni President Marcos Jr. at sa lahat ng presidente nagbabiyahe. Kasi nga, kasama yan. Iba siyempre yung pupunta ron, lilipad, makakausap mo yung head of state, kakausap mo yung mga negosyante ron. Pag humanga sa'yo, bumili sa'yo, at mapaniwala mo na okay ang investment environment dito, eh may makukuha ka. Kaya lang, ang pasubali lang natin doon, tayo, dahil tayo yun, nakasama sa lahat ng biyahe ni Presidente Duterte, yung mga investment deals na kung mapapansin nyo, nung panahon niya, kahit nung panahon ng mga ilang presidente at ngayon, pag dumarating at merong mga nag-pledge, nangako, na mag-i-invest dito, headline niya, front page, mga bilyon-bilyon na ganito. Pero ang katotohanan, ano, hindi, nung panahon namin, ah, na sa dami ng mga pledges, eh baka wala pa yata 20% ang pumasok sa mga ipinangako. Kaya ang pinupunto ni Presidente Duterte, marami na tayong narinig ng mga pledges. Hindi pa natin alam, sabi niya, kung ano ang resulta nitong mga ipinangalandakan, yes, ng malalaking kasunduan, mga pangako ng pag-invest, ano naman nangyari doon? At sabi niya, tungkulin ng administrasyon, at tama naman siya doon. Nasabihin mo kung ano ba ang naging resulta ng mga lakad mo. Dahil 2 taon na, marami na eh. Ilan na bang nakapasok? Nagkaroon na nga ba ng mga investors dito? Sino ba yung mga yan? Ano bang ipinasok nila rito? Anong itinayo nila rito? Sila ba'y namili na ng mga materialis natin dito? O tayo ang namili sa kanila? Hindi, kaya yun na sinasabi ni Presidente Duterte na kailangan habang
okay sa kanya yung biyahe, kailangan malaman din natin yung resulta ng mga biyahe at kung ano ang naging bunga nito at kung nakinabang ang sambayanan sapagkat pera ng gobyerno eh pera ng sambayanan yan na ibinibigay sa pamamagitan ng buwis tax. Kaya may tungkulin talaga. Pareho rin ng kanyang hamon na hanggang ngayon naman di naman tinatanggap na yung mga miyembro ng Kongreso sa mababang kapulungan, sa mataas na kapulungan, kayo ay may tungkulin na ipaalam nyo sa bayan kung ano ang perang tinanggap nyo at kung saan napunta ito. Kasi ang nangyayari daw doon sa Kongreso, hindi sila nag-a-account, hindi sila nagpapakita ng mga resibo. Ang nangyayari, isi-certify lang, oh, ginastos namin to 1 billion. Tapos na. Oh, hindi na kailangan sabihin. Pero sinasabi ko na, ginastos namin to sa ganitong proyekto. Pero di mo malaman kung totoo o hindi, kasi walang resibo. Oh, yun ang hamon na ibinigay ng Presidente Duterte. At hindi lang hamon, that's a demand which is appropriate because public officers of public trust and public officials are accountable with the funds that they receive from the National Treasury. Yan o yan. Ngayon, nung tinanong naman siya, si Presidente Marcos Jr., ano masasabi niya doon sa ibang komentaryo? Ano pa bang kinomentaryo ni Presidente? Number one, sabi niya, ayaw ko dyan sa ginagawa nilang gustong baguhin ang saligang batas. Sapagkat, sabi niya, ang saligang batas ay napaka-sagrado yan. At kailangan yung mga nahalal sa ilalim ng konstitusyon na ito, yung kanilang term of office, kung anong sinabi doon, 6 na taong ka lang, 4 na taong ka lang, 3 taong ka lang, ay kailangan susundin mo yan. Huwag mong baguhin upang ikaw ang makinabang. Yan ang ayaw niya. Okay lang, okay, Presidente, baguhin niyo, pero hindi kayo makikinabang. Yung mga susunod. Kasi, ang sabi ni Presidente, ang katotohanan niyang mga sinasabi yung economic provisions, yan eh, excuse niyo lang yan. Gaya ho ng sinabi natin, matagal ko na akong sinasabi yan, yung kabalbalan niyang economic provisions, ang katotohanan dyan. Pag nagkaroon ng constituent assembly, alam mo, nagkasundo sila, hindi mo nga sila nagkakasundo ngayon. Kasi gusto nung isa, hiwalay na butuhan, yung isa naman gusto. Joint. Sabay sila. Pag yun ay nabuo, magkaroon ng constituent assembly, yung 2 kapulungan ay magiging 1 kapulungan na lang upang sila ay magbigay ng amyenda. Pag yan ay nabuo na at bukas na, wala ho yung mga economic provisions na yan. Yung sinasabi nila, yun lang ang i-discuss nila, tatalakayin, hindi yung totoo yan. Mabubuksan lahat yan. Lahat ng mga provisiones ng konstitusyon. Matagal ko na akong sinabi yan, doon pa. Kabalbalan yung pinagsasabi nyo na economic provisions lang. Sigurado papasok yan, term limits yan. Eh kaya nga, hindi ba, eh kumalat ang balita na nanggagaling din dyan sa loob ng mga pinanggalingan. Kasi, alam nyo, kahit kaya nasa Malacanang ka, nasa Kongreso ka, nasa opisina ka ng anong malayan sa gobyerno, meron dyan na nagtatrabaho na hindi nyo kakampi. Either kaaway nyo yan na lihim, o kaya naman isang matinong mamamayan na gusto niyang bantayan ng pera ng gobyerno. Kumbaga, disente siya. Kaya marami ho dyan
ang mga lihim na nagbibigay ng mga impormasyon sa mga komentarista, sa mga tao na nakakarating naman, sa mga bloggers, sa mga may programa, sa mga periodista, kaya na ilalabas, sumisingaw. Yan ang katotohanan dyan. Kaya, anong-anong kumalat nun? Ang sabi, yung nagpapakulo ng term limits, gustong baguhin, gawing unicameral, tatanggalin ang Senado, at gagawin niya lang, isa na lang ang Kongreso, hindi na dalawa, isa na lang kapulungan. At ang magiging pinuno ng pamalang ay ang Prime Minister. At yung Prime Minister, hindi kagaya ng presidente sa isang sa pangkasalukuyang sistema natin, hinahalal direktamente ng taong bayan na rehistradong botante. Meron kang say, in other words, yung ordinaryong mamamayan, para pareho lang ang boto niya, mayaman, mahirap, ay pera, wala. Isang boto lang. Pero pag parliamentary, unicameral, walang senado, isang kapulungan lang ang magiging sistema ng pamamahala dito sa ating bansa. Ang boboto sa Prime Minister ay yung ding mga nahalal na mga assemblyman, mga miyembro ng parliament. Mawawala na ho ang karapatan ng isang mamamayan na bumoto sa gusto nilang maging head, prime minister. Kasi sila-sila na lang. O, yan ang problema. Kaya katakot-takot na maniobrahan sa loob. Wala nang say ang taong bayan niya. Ayaw ni Presidente yun. Gusto niya. Merong karapatan ang mamamayan na magpartisipa sa pili ng uugit ng pamala. Ang kumalat noon at hanggang ngayon ang talaga daw layunin ng mga laging nasa People's Initiative pati na sa Kongreso sa mababang kapulungan dahil gusto nga nila si Speaker Martin yan nga ang sinasabing gusto tumakbo hindi daw mananalo sa presidente kung itutuloy mo yung pangkasalukuyang sistema sapagkat sa survey ang baba niyang nakuha niya sa survey. Ilan ba? 0.04 yata. 0.04%. Mantalang si Inday Sara Duterte nasa ilan ba? 48-68%. Huwag na lang taas. Kaya dapat dito na lang sa parliament. Mag-uwi na lang natin. Medyo may pag-asa pa. O yan o ang sinabi ni Presidente Duterte. Pangalawa, may binanggit sa ron. Nasabi niya, alam niyo, yung konstitusyon dapat hindi mo basta pinakikalam niya. You do not mess with that. Kasi sabi niya, walang ibang presidente na nakialam ng saligang batas. Kung hindi, ang nasirang Marcos nung magdeklara ng batas militar. Pinawalang bisa niya sa saligang batas, huwa siya ng bago. At na-extend yung kanyang term of office. Dahil lang ga-declare siya ng batas militar. At sabi niya,
Pagkatapos ng ilang dekada, meron na namang isang Marcos, yung anak, ang gusto namang pakialaman ang Salinyang Batas. So, yun. Yun ang mga payad niya. But let me correct the former president na hindi lang si Presidente Marcos Senior ang nagsagawa ng pagpapawalang visa at pagbabago ng Salinyang Batas, yung 1935 Constitution. Kasi nung mapalitan nung yan ng 1935 to 1972 Constitution, nung nagkaroon ng revolution sa EDSA, si Cory Aquino, nung siya po ay naging presidente sa pamamagitan ng revolusyon, kahit na hindi siya nanalo sa halalan, ang nanalo naman nun si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., eh, pinakialaman niya rin ang konstitusyon. Binago niya. Pinawalang, di ba, nag-declare siya ng ano, revolutionary government. Pinawalang bisa niya yung present constitution. At ang pinairal niya, yung mga kombinasyon ng Salinyang Batas ng 1935 at saka noong 1972. At ang lumabas nga, itong 1987 Constitution. So, actually, dalawang presidente na ang nagsagawa ng mga hakbangin upang magkaroon ng pagbabagong konstitusyon. Ang nasirang Presidente Marcos Sr. at ang nasirang Presidente Cory Aquino. At yung pangatlo nga, kung matuloy sa ilalim ng kanyang administrasyon, eh, magiging pangatlong presidente siya. At ang pinagmamalaki ni dating Presidente Duterte, sabi niya, ako, nung ako'y mahalal, ay 6 na taon lang ang termino. At ang ginawa ko, nung huling araw ng 6 na taon ng aking pag-upo, ako ay bumaba sa pwesto. Kaya dapat, ganun ang gawin ng lahat ng mga nahalal sa ilalim ng pangkasalukuyang Salinyang Batas. Huwag na niyong palawigin pa. Kaya sabi niya, huwag kayong pumayag, bayan, sambay ng Pilipino. Huwag na huwag na huwag kayong pumayag. O, eh, yun ang punto ni Presidente Duterte. At yung iba naman mga sinabi niya doon sa mga naunang pahayag, kasi parang nalilito lang si Presidente Marcos Jr. dahil iba-iba. Pareho doon ano, kasi nang una, di ba sinabi niya, Presidente, adik ang Presidente. Yung pangalawa, sinabi niya, wala akong sinabi ha. Sinabi ko, mag-take ng medicine. Pagkatapos, nandun yung i-criticize niya. At the same time, nandun din yung sinusuportahan niya. Kaya, nalilito. May maraming nalilito. Pero, ang paliwanag ko dyan, alam niyo, mulat sa pulga niya ng estilo ng presidente. Magaling siya. Kaya nga ako naging matagumpay siya sapagkat hindi alam ng kalaban kung ano ang talagang plano niya sa politika. Nililito niya, in other words, he's just confusing the enemy. Okay, tingnan niya, pati si Presidente Marcos Jr., na-confuse siya. Sabi niya, paibay pa sinasabi niya. Pero, kung titingnan niyo yung mga sinasabi, susuriin niyo, isa lang naman ang simple lang naman ang sinasabi ng dating Presidente Duterte. Ako, gusto ko matapos ang termino ni Presidente Marcos Jr. Gusto ko magtagumpay siya. Naawa nga ako sa kanya dahil yung mga kaliado niya at saka yung mga inila niya puro naging palpak. Pero gusto ko siyang makatapos kasi kasi ang tulungan.
At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay